Ngayon mga paps, pag-uusapan natin itong no backlash dashboard sa aircon cleaning o yung no pull down ng dashboard. Hello mga paps, I'm Kuya Shane and yun, pag-uusapan natin to, ano nga ba yung advantage nito at yung kanyang disadvantage. Okay, so in terms of disadvantage, siguro unahin ko na yung disadvantage. Ano? Ang isa sa mga disadvantage na nakikita ko dito is hindi niya totally 100% na nalilinis yung ating evaporator at yung mga condenser o yung condenser. So, hindi niya thoroughly nalilinis lahat. Kumbaga, meron pa rin naiiwang dumi. Siguro, pwede kong sabihin na mga 70 to 80% lang yung nalilinis niya. So, hindi siya 100%. Compared dun talaga sa traditional na binabaklas lahat and nililinis lahat. Now, ano ba yung advantage nito? Okay? One of the key advantage nito is yun nga, hindi nababaklasin yung inyong dashboard, no? So, kumbaga, intact lang siya. Kasi, ang problema kasi, pag nagbabaklas ng dashboard, kasi hindi rin maiiwasan, eh, no? Na pwedeng pagtanggal, eh, merong mabasag na clip, or pwede rin namang nung binalik na, eh, meron na rin wire na hindi na naibalik ng maayos, or meron ding mga component na hindi na maganda yung fitting after ibalik yung mga component, no? So, or pwede rin namang habang kayo ay nagda-drive or ano, nagbabibrate na yung dashboard ninyo kasi nga hindi na ibalik ng maayos yung dashboard. Kaya ito, na-invento na tong no backlash dashboard na yun. Gumagamit sila ng parang scope with the washer. Pinapasok lang yun doon sa may component ng aircon ninyo, sa evaporator. Then, yun, lilinisan niya na yun. Okay, so isprehan, then may camera naman yung nakikita kung malinis o hindi. So, para sa akin, okay, maganda tong, ano na to, maganda tong sabihin na nating paraan na to. Kasi nga, hindi na babakas yung dashboard, so it'd be intact lahat. Okay, so in terms of recommendation, on my recommendation, okay to, kasi actually, I do it, okay, I do it na no backlash dashboard for I think for last 3 years. Okay, pero syempre ako lang yung naglilinis nun, ano. So, gumagamit lang ako ng spray. Then, luckily, yung isa kong kotse, yung ginagamit ko most of the time is meron siyang parang hole, no, na doon ko lang i-spray. Then, malilinis na yung kanyang aircon component. So, okay na yun. And, on my personal opinion, okay to. Siguro, for example, kung magpapalinis kayo, pwedeng interval, no. So, kumbaga, no backlash ngayon. Next na linis niya is yun, backlash dashboard na. Or pwedeng dalawang beses kayo magpapano backlash, then tsaka kayo magpapalinis nung thoroughly. Kasi syempre, yun nga, para 100% na nalilinis. Kasi sa akin, halimbawa, ito, yung kotse ko. I think for the past, it's 5 years old already, isang beses ko pa lang siya napalinis. And the rest of it, yung talagang backlash lahat. Okay? Yung linis na backlash lahat. And yun, most of the cleaning of it is yung no backlash. Kumbaga yun, ini-spray ko lang thoroughly yung kanyang evaporator, yung condenser. Then yun, nakikita ko naman kung okay o hindi. Then yun, di ba? So okay, para sa akin, maganda tong no backlash na to. Dahil nga, wala nang papakilaman na component. Aside sa mas mura siya, no? Mas cheaper siya, at mas mabilis siyang gawin. Kasi pag nagpa-aircon cleaning kayo, usually, yung pull down halos half day yung ginagawa. Eh ito oras lang siguro 30 minutes or 1 hour tapos na, no? And mas mura siya kasi well, hindi na kailangan tanggalin yung prion at hindi na kailangan pang baklasin yung minsan yung mga ano binabaklas pa yung bumper. Okay, kasama yan para sa thoroughly cleaning yung lahat ng component, no? So dito mas mabilis siyang gawin kasi nga wala nang babaklasin. Yun nga lang sabi ko nga hindi niya 100% na nalilinis. So, on my recommendation, okay to. Sabi ko nga, kung bawat dalawang beses kayo magpapano backlash, then afterward, backlash kayo. Para at least 100% na malinis. Then yun, dalawang beses ulit na no backlash, then yung pull down na backlash or yung pull down na aircon cleaning. So, yun mga paps, no? Yun yung reaction ko with this kind of sistema ngayon na no backlash dashboard. Maganda siya sa ating mga sasakyan. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.